Kumusta mga paps? Ito mga paps, may battery dito na dalawang battery. Yan. Yan. Alam nyo mga paps, yung mga sasakyan na ELF, mga jeep, yung mga 24 volts na starter. Dalaway battery nun mga paps. Meron ditong customer, nagpunta sa akin, yung sasakyan niya ELF. Tinatanong niya sa akin, kung ano daw ba yung sira sa dalawa. Kasi mga paps, kung minsan isa lang yung nasisira, hindi sila sabay nasisira. Ngayon mga paps, paano ba natin malalaman kung ano yung sira sa dalawang baterya? Dati mga paps, ang ginagawa ko, share ko lang po sa inyo para baka sakali pong magkaroon kayo ng idea. Ang ginagawa ko mga paps, lalagay ko ng ano dito, ng polo ng battery, tapos dito yung cable wire na kabit, tapos pakikislapin kong ganyan. Kapag malakas kumislap o malakas yung pumuputok-putok kasi yan eh, malakas yung baterya. Baga pagka in-start mo, malakas yung starting power niya. Ganun din sa kabila, pakikislapin ko. Kapag naman mga paps yung isa, medyo mahina ang kumislap, ayun, ang mahina. Ibig sabihin nun, mahina po yung battery nun, yung isa. Halimbawa, eto, mahina ang kumislap, mahina po yan. Pero ngayon kasi, hindi ko na ginagawa yun. Matagal ko na pong hindi ginagawa yun kasi delikado po yun eh. May mga pangyayari kasi na pumuputok yung battery. Halimbawa, nakakabit sa truck, kakatanggal pa lang, chinek mo ngayon, pinakislap mo, eh mainit yung battery. Kumbaga, full charge yan kasi nagcha-charge din yan sa alternator ng sasakyan. Maaari kasing pumutok yan mga paps, kaya delikado po yun. Kaya yun nga, matagal ko na pong hindi ginagawa yun. Eh, paano na natin malalaman ngayon kung ano yung sira? Gagamit tayo ng battery analyzer. Ito mga paps, battery analyzer, meron nagsabi sa akin ito sa YouTube ko, sa YouTube channel. Nag-comment siya na maganda nga daw gamitin battery analyzer. Kaya bumili ako na ito. Magandang gamitin kasi ito, malalaman mo na kagad kung ano yung mahinang battery o yung sira nga o hindi na pwede. Ngayon may battery dito, pakita ko po sa inyo. Te-testingin natin kung ano yung sira dito sa dalawa. Kasi mga paps, kung mapapansin nyo, ito. Papakita ko lang po. Ayan, 12.6 yung karga. Itong Motolite na Enduro. Tapos, ito namang Megaforce. 12.6 din. Parehas silang 12.6 mga paps. Kaya lang, yung kuryente kasi nyan, hindi sila parehas. Papakita ko lang sa inyo mga paps. Ito na lang, unahin natin, nakaipit na to eh. Yung sinasabi ko nga po, yung CCA, yun kasi yung importante. Parang dun kasi siya kumukuha ng lakas. O kapag mataas yung CCA, mataas po yung starting power ng battery o yung kuryente niya. Pakita ko po sa inyo, check natin battery test, regular flooded, JIS, tapos ito yung 65D26. Ito kasi yan mga paps eh, 65D26. Ayan, pare sila, ito di isa, ito D26L. Ayan, ngayon check natin. Okay lang natin. Ito na yung ginagamit ko mga paps pag mag-check ako ng mga 24 volts na sasakyan. Ay, na battery. Ayan o. Yung ano na lang niya, yung state of health, 53%. Ito mga paps yung CCA, 270 na lang. Ang nakalagay dito sa battery, 553. Ayan o. Pero sa actual na ito mga paps, yung Megaforce na to, maabot din ng 600 yung CCA na to. Minsan pa nga 700 eh, di ako sure. Kasi mataas CCA na itong Megaforce. Ayan lang, na-share ko lang sa inyo. Mas mabilis nating malalaman kung ano yung sira. Kaya dun sa nag-comment sa akin dati na suggest niya bumili ako na ito. Salamat paps, kaso nakalimutan ko na yung pangalan mo. Hehe. Mag-comment ka na lang paps, alam ko nanonood ka rin. Tsaka marami kasing nanonood sa YouTube channel ko ng mga nagbabattery din. Kaya salamat dun sa mga nagsasuggest.
na kung paano po yung pag-check, ganyan. Kasi natututo din ako mga paps. Ngayon, pagka may nalaman ako, sinishare ko din po sa inyo. Ayan po. Ang charge niya, 98%. Ayan, mataas yung charge niya. Pagka ganitong battery, po pwede pa itong gamitin sa pang-ilaw, yung mga 12 volts na ano na ilaw. Pwede nyo pa pong gamitin. Ngayon, check natin itong isa. Papakita ko lang po. Kaya nga, nung nagpunta dito si sir, nung pinatingnan niya sa akin kung ano yung mahinang battery, nalaman ko na kagad. Di ko na itinanggal sa sasakyan. Pwede nyo kasing i-check na kagad dun sa sasakyan ng nakakabit. Eh kasi dati mga paps, kapag mag-check ako ng battery, yung mga truck na yun, 24 volts, pinatatanggal ko muna, balik na lang dito yung battery. O kaya ako na magtatanggal kung bibili talaga ng battery. Tatanggalin ko dun sa truck, check ko ngayon manually. Kumbaga, tinitingnan ko yung mga bawat butas niya, specific cell. Ganun pa rin na may ginagawa akong pag-check mga paps. Para sigurado, tinitingnan ko din yung specific gravity ng battery. Pero madalas kasi mga paps, nag-accurate itong battery tester ko na to. Kaya less hassle na, hindi ko na magbubukas-bukas eh. Tsaka ako kasi mga paps, based sa experience ko, kapag yung battery nasa 2 years na po mahigit, talagang palitin na yun. Kumbaga, nasisira na rin talaga yung battery 2 years po mahigit. Pero kung yung battery, tinanong ko kung madalas kasi mga paps, tinatanong ko yung customer kung ilang taon na po baka ako yung battery. Pag sinabi nila 1 year pa lang, baka kasi buo pa yun kapag 1 year pa lang. Yung iba nga, sinasabi kailan lang. Pero makita ko sa resibo, magdadalawang taon na pala. Yun, may mga customer na ganun, sasabihin kailan lang, pero magdadalawang taon na pala yung battery. Kaya mainam talaga. Gamit tayo ng tester, tsaka yung hydrometer, tingnan natin yung specific gravity. Share ko lang sa inyo mga paps na experience ko kasi buhat nung ginamit ko tong battery analyzer na to. Kapag yung battery nasa 400 na lang pababa yung CCA, nahihirapan siyang paandarin yung mga diesel engine na makina. Pero kapag ka mga digasolina lang, halimbawa mga owner lang na ganyan, o yung mga kotse, kaya pa niya na mapaandar. Ngayon kapag ka diesel engine po, suggest ko sa inyo 3SM na po yung ikabit nyo. Mas matagal kasi yung lifespan ng 3SM pagka mga diesel engine kasi mataas yung CCA nya. Disclaimer lang po, pwede nyo namang sundin, pwede namang hindi. Etong mga 400 CCA po, pwede pa to sa mga 24 volts na sasakyan kasi magsusuportahan naman po yan, dalawa yung battery. Pero kapag ka nakasolo lang yan, hirap po yan. Ginawa ko lang example to, yung mga baterya na to, pina-charge lang to. Ay, ito pala pina-charge, ito, may bumili sa akin na nakakabit to sa Montero na, GLX. 2SM lang kasi mga papsistock nun eh. Kagaya nito, hindi na makapag-start, nagpalit na siya. Dalawang taon na to mahigit mga paps. Hindi ko na binuksan para i-check, pinamitan ko na lang na itong battery analyzer. Doon sa mga nagbabateryahan po na may battery shop, kahit sa mga motor, pwede to eh, mga motor na baterya, pwedeng gamitin to. Maganda to mga paps, mag-invest kayo para kahit pa paano. Mapakita natin sa customer na eto po ako yung kumbaga, eto mas mataas yung CCA. Yun lang. Meron ako mga paps, Facebook page, papalaw naman ako kung hindi ka pa nakapalaw. Search mo lang sa FB, Battery PH, lalabas na po dun yun. Click nyo lang follow, alright. Tapos meron din akong TikTok account, pero hindi ako nagsasayaw mga paps. Gumagawa lang ako ng mga short video tungkol din sa battery. Tapos at the same time, nagpo-promote po ako ng mga product doon. Pagka may nagustuhan ka, bili ka na lang mga paps. Okay mga paps, maraming salamat. Ingat po. Bye-bye.